Hello, Aldab Nation, at sa lahat po ng mga fans ni Main Mendoza at Alden Richards. Welcome to my YouTube channel. Well, ito po yung video ng part 2 na kung saan po ay nag-post tayo tungkol kay Nevermind. Marami pong nag-comment, marami pong nagtanong sa atin, mga Aldab. At ang isa pa rito eh, na sinabi po nila na bakit nga po ba siniki ang sinisisi. Well, wala naman po tayong sinabing siniki po ang may kasalanan. Ang pinupunto ko po rito, mga Aldab, well, maganda po yung comment ninyo at nagustuhan ko naman. Dito po tayo magre-react sa ano nga po ba nagsimula at ayaw magsalita ni Menga. Yun po yung lagi yung sinasabi sa akin, mga Aldab. Ngayon po ay sasagutin po natin yan. Bakit nga po ba na dumidikit ang pangalan ni Nikki pagdating po sa mga ganitong issue? Bakit ayaw po magsalita ni Menggay? Well, totoo to, mga ka-Aldab. Ayaw na po ito sa umpisa. Marami pong nakakaalam. Hindi ka siguro true-blooded Aldab Nation dahil hindi mo alam kung saan nagsimula, kung bakit po pinapayagan na. Matatandaan nyo, mga ka-Aldab, balik tayo throwback. Ito po yung video na kung saan po nag-away si nanay ni Menggay, si Nanay Dab, at si nanay ni Nevermind. Napanood niya naman po yan. Medyo nagkasagutan po yan sa social media na talagang siguro, mga kalda, bilang ina na laging pinalalandakan po ni Sylvia na tungkol sa relasyon ng dalawa, hindi po nagsalita po si Nanay Dab na wala pong katotohanan lahat ng sinasabi niya. Well, nag-viral yan, mga kalda. Baka sabihin nyo na naman, sabihin nyo sa akin, kailan yan, Mr. Destiny? Parang hindi namin alam. Well, hindi kayo talaga updated pag ganyan. Kasi may mga post po tayo dyan. Sa mga video, hanapin nyo na lang. Ito, mga kalda, ang nagsimula. Nagbangaya, nagsagutan. Pati nga po sa PEP na isulat yan. Pero nawala. Bakit ka mo? Kasi dito na po pumasok si Marjoso. Parang kinausap na po nila. At kumbaga, mga kalda, parang pinag-usapan na po sa social media. Parang may alam na po o kinausap po ni Marjoso si Nanay Dab na kumbaga huwag nang patulan. Kumbaga kung ano na lang po maririnig sa social media, huwag nang pansinin. Gaya po ng sinabi naman ni Nanay Dab doon sa event ng McDo po, yung bagong anniversary po ata yun, mga Kaldab, hindi ako nagkakamali. Sinabi na po Nanay Dab na kung ano na lang maririnig nyo sa social media tungkol kay Menggay, huwag nyo nang pansinin. Di po ba, mga Kaldab? Yun po yung binanggit niya kasama po si Tatay Dab, kung di po ako nagkakamali. Bakit po nasabi ni Tatay Dab o ni Nanay Dab yung mga ganyan? Kasi sinabihan na po sila. Ayon po ito sa mga Aldab Soko at sa mga post po sa Instagram at Facebook at Twitter. Nakiusap po raw si Marjoso kay Nikki na kung maaari at kung po pwede lang po ay wag munang magsalita ang pamilya ni Menggay. Dahil nga po hindi matanggihan ni Nikki si Marjoso dahil sa laki ng utang na loob po ng maipasok sa ABS-CBN. Di po ba? Ngayon, kinukonekta ko lang to, mga kaalda ba? Ibabalik po natin kay Catalan. Nung una po na hindi pa po yan nakakapasok sa ABS-CBN, isa po yan sa nagmamahal kay Alden Richards. Siya po lagi ang nagpo-post minsan, siya rin po minsan nag-a-update. Marami pong ganap nung hindi pa po siya. Pero nahinto yun, mga kaaldab. Ang tanong, bakit? Yun ay hindi ko na po masasagot dahil wala na po tayo sa posisyon na yun, mga kaaldab. Ultimo kaaldab, so ko ahiwi na wala na po ng komunikasyon kung bakit ganon. Yun po yung umiinit at pinag-usapan sa social media. Sabihin nyo na naman po, mga kaaldab, hindi yun totoo. Baka sabihin nyo na naman sa akin, kailan, Mr. Destiny? Yun po yung mga panahon
na pumunta po si Nevermind dun mismo sa birthday ng anak po na si Martha, o si, well, na pang yung anak po nila na babae, mga kaldab. Imbis na po si Marius o ang pupunta, ang ginawa na lang po ay proxy at si Nevermind po ang pumunta. Hindi po siya in-entertain ng magkakapatid. Kay Dean, tanging apat po na pamilya ay hindi po nakita. At kasama rin po si Tatay Dab. Di po ba, mga kaldab? Well, sabihin nyo na naman po, hindi na naman totoo yun. Kaya huwag nyo po sa akin sasabihin, mga kaaldab, na lagi pong iba yung pinupunto ko. Doon po talaga siya nagsimula. Ipinapaliwanag ko lang po para maintindihan nyo. Kasi nga po, lagi kayo nagtatanong, bakit ayaw po ni Mengay magsalita? Bakit pinababayaan niya? Yun po kasi yung pinakapambayad na lang ng utang na loob. Na napakadali lang naman pong gawin. Di po ba? Dahil sa totoo lang, dadamahin mo po yan eh. Huwag niyo pong sabihin na wala rin po kayo. Isa man sa atin, mga kaldab, eh siyempre nakaranas na rin po ng utang na loob. Yung utang na loob po, minsan, mga kaldab, masakit kapag humingi ng pambawi. Well, comment po kayo dyan kung ano naranasan niyo. Kasi pagka may utang na loob ka, para sa akin, mga kaldab, pagka nag-request po sa iyo, at alam mo namang kaya mo at madali mo siyang maibibigay, bakit hindi, di po ba? Bakit hindi? Gayong nakita mo naman yung pamilya mo ay gumanda ang buhay, tumayo sa sarili lang, kumbaga hindi umasa sa iyo, at napakaganda po ng trabaho. Yun naman, yun lang naman po gusto ng mga magulang para sa kanilang anak. Magagawa mo naman po yun dahil kumbaga wala naman pong mawawala. Pero taliwas po yun sa mga napag-usapan nila. Pero nandyan na po eh. Umuuna po kasi si Nanay Dab. Pero si Tatay Dab ay hindi po. Hindi niya po pinansin sa birthday. O umalis po siya nung makita nila si Nevermind. Kasama po si Dean at yung isa po at si Alden Richards. Binanggit po silang apat pero tatlo lang po ang naandun. Ang pang-apat ay si Alden Richards. Pero hindi na natin to pag-uusapan, mga kaldab. Ngayon, mga kaldab, tatanungin ko po kayo kung ano sa tingin ninyo kung bakit po hindi nagsasalita si Mengay. Gayong nakikita naman po natin at marami pong nagbibigay sa atin ng update kung ano talaga ang totoong nagaganap kila Tisoy at Mengay. Ultimo flight ng eroplano na hindi naman po isang fans ay nagsasabi kung magkatabi talaga sila Tisoy at Mengay. At sa Dubai naman po ay yung mga kilig moments po nila ay sinasabi hindi naman po siguro yung binabayaran para lang po magsalita. Napakarami pong mga tao ang talaga nagmamahal sa dalawa. Pero gaya nga po ng mga sinasabi natin, hindi sila pinaniniwalaan dahil nga po wala silang matibay na ebidensya at resibo. Pero kahit na ganitong gawin po ng Armin o ni Nevermind, eh nakakahiya po talaga sila. Sumisikat ka nga, sisikat at sisikat. Pero sumikat ka dahil sa kahihiyang ginawa mo at sa mga edited video na ipinakita mo, di po ba? Yun po yung laging sinasabi natin, mga kaaldab, na lagi natin basagin. Oo, sumikat siya. Ang tanong, saan siya sumikat? Sa pag-e-edit o pagpapalaganap ng mga fake news, doon siya nakilala. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo lagi eh, huwag na po kayong magbasa. Pero ngayon, hindi na po kasi babasagin ang babasagin na lang po natin para tumatak sa social media. Kung sino nga po ba si Nevermind, ang taong napakadaling mag-edit. Di po ba? Well, comment na po lang kayo dito sa baba. Hanggang dito na lang po ang part 2 ng update natin. Kaya kung bago pa po kayo sa channel na to,
eh subscribe na kayo para lagi kayong update sa Galawang Aldab. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.